Tatlo katao patay sa bagyong Florita. Education Department at Procurement Service ng Budget Department ginisa sa Senado ukol sa maanomalya umanong pagbili ng laptops para sa mga guro. At 2 kaso ng hit and run sa mga security guard, ang isang suspect kinasuhan na ng frustrated homicide, ang isa naman nakipag-ayos sa pamilya ng biktima. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Pia Ontiveros. Himayin natin ang mga issue na kakaapekto sa atin sa pabago-bagong mga balita, suriin ang dahilan, alamin ang pinagmulan at patutunguhan. Ito ang news.ph. Tatlo katao ang naitalang patay at 4 na iba pa ang sugatan sa pananalasa ng bagyong Florita sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Halos 12,000 katao sa 5 rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng bagyo. Sa lalawigan ng Cagayan, na isa sa mga matinding tinamaan ni Florita, tuloy ang pag-assess ng lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo. May report ang aming correspondent Stanley Gahete. Nakapagtitinda na ulit ng gulay ang ilang negosyante malapit sa ilog ng Pinakanawan at Cagayan ilang araw matapos tumama ang bagyong Florita. Talagang pinipilit lang po namin, yun lang po ang pagkabuhayan po namin. Kaya pinipili na lang po namin dito kahit medyo mahirap. Hanggang sa dibdib yung baha dito sa loob, putik-putik to, ang daming putik yan. Lahat ng po nasa daan, putik yan. Galing dito oh, na tibag yung nasa taas. Pumalik kami para mag-display na kami at saka maglinis. Business as usual na rin ngayon ang lungsod ng Tuguegarao, pero matindi ang tama ng bagyo sa sektor na agrikultura. Mahigit 38 ektarya ng palayan at higit sa 2,000 ektarya ng maisan ang nasira. Mais at palay ang pangunahing produkto ng probinsya. Yung mga nadapa na crops natin, may chance pong makarecover. So may 50% chance naman ng recovery. Hindi pa handang magdeklara ng state of calamity ang Tuguegarao City. Ayon sa local government, hinihintay pa nila ang post-disaster assessments ng ilang mga ahensya. Plano nilang gamitin ang pondong nakalaan sa National State of Health Emergency sa lungsod para makapagbigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. So far as the whole city is concerned, maganda naman po yung kalagayan natin lahat. Ngayon dito, manageable pa. Manageable kasi we will be honest with that. Nakabalik na rin sa kani-kanilang tirahan ang mga evacuees. Pero ang ilang apektado mula sa 20 barangay, patuloy na humihingi ng relief goods sa City Social Welfare and Development Office. We still to do validation to us other barangays to see if they are really na flood po. Wala namang malalang nasira sa infrastruktura at nadadaanan na muli ang ilang mga tulay na nalubog sa baha. Kung ikukumpara po natin yung pag-check ng typhoon Florita, mas maganda po yung naging situation ng lampak ng Cagayan ngayon. At hindi po ano, masyadong naminsala po yung lampak ng Florita sa kanyang pagdaan. Ayon sa local government, 95% silang naging handa at maayos na nalatag ang mga plano bago pa man dumating ang bagyo. Stanley Gahete, CNN Philippines. Malapit.